The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Oras po natin, 8 minutes bago mag alas 8 ng umaga. At nagbabalik, kasama na natin ngayong Wednesday morning, Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor. Morning, Chag. Morning, Ted. Maganda umaga din sa ating mga taga-subaybay, mga senior citizen. Yeah. Ganda umaga. Morning. So, Brad Jeff, anong kamusta? Nangyari doon sa wallet? Nag-give up na ako, Ted. Inaayos ko na unti-unti ang ating mga lisensya. Uh-oh. Even yung aking ID pangkasal nandun, Ted. Uh-oh. Yung ating... to solemnize. Yan, yung kasi ID na yun. Meron yan nung pahintulot sa estado, no? Yung hindi lahat ng tao ay binibigyan po ng ganyan pong pribilehiyo at kumbaga otoridad, no, na ikay magkasal. Kaya meron yang permiso. Anyway, so yung wallet na yon, kung sakasakali hindi mo na siya ma-recover, ano ba brand ng wallet na yon? Hindi ko na ma-recall it. Diba, simple lang eh, brown siya. Definitely hindi Seiko kasi hindi maswerte na wala eh. Oo nga. Oo, tama. Pero di bale, meron ako sa yung meron akong pamalit na, meron akong naharap sa baul. Oh. Ayan. Alam mo anong brand? Ano? Hikak. Ano? Belt ng lolo ko yan eh. Hikak. Ano yun? Yung brand, tamo si Direk Joey, oh. Hikak. Anong brand yan? Oo. Meron siyang ternong ang belt. Yung wallet. Sabi sa'yo siya, may ternong belt. Local brand ba yan? Ha? O international brand? Hikak ang brand. Hikak? Sound like siya. Hikak? Oh! Kahit ano pang brand yan, pag galing kay Sir Ted Painon. Ay, maswerte yan. Okay. Maswerte pag galing sa'yo. Kasi yung bigay niya, may kasamang laman na. Yung wallet, may kasamang laman na. Hindi. Pinakamaganda dyan, I'll give you an e-wallet. Paymaya na lang pala. Yun ang uso ngayon. Hikak, hikak yung brand. Yan ang itsura. Babago na yung mga... Uy, bago ng kanyang mga design, ha? International na. Ay, meron sa Lazada. Nung hikak na sinasabi mo. Meron sa Lazada. Meron na hikak ngayon? Oh, ayun o. Meron sa Lazada. Merong $795. So, may $1,082. Okay. Hindi, baguhin natin. Hikak, hikak wallet. Ang wallet na maswerte. Balat nito ay genuine. International pa ang mga design. Hikak, hikak wallet. Ang wallet na maswerte. Makaka-move on din tayo, Pastor Jeff, dyan sa wallet mong nawawala. Pag naalala ni Pastor Jeff, naiisip niya yung stress ng mga IDs niya. Yun ang hassle, Pastor, no? Yung mga IDs talaga. Nag-text si Nag-text dito si Consul Joe Asad. Yun, Consul! Yes, Consul! Wallet, wala daw ang problema. Ay, siya na ang sasagot. Yeah. Iba made daw in Lebanon. Oh yes, ito made in Lebanon. Anong tatak? Opo. Yeah, Lebanese brand eh, pero ito talaga daw genuine ang kanyang leather. Pero pupunta muna ng Beirut. si Louie Ocampo na buhay. Uy! Palapakan natin Idol si Louie. Idol Good morning. Louie Ocampo. Gandang umaga po. Uy. Talaga naman. Pangisiyang na musician. Mo ko ba pakantahin ng kanta ni Louie Ocampo ngayon? Ganda-ganda ng gising ni Bago. Ako, huwag niyong peplayan yan. Miyerkules pa naman ngayon. Huwag niyo akong pinakakanta. Hello. Huwag niyo akong pinakakanta. Yan. Huwag niyo akong subukan. Test mic, 1, 2. Yan na. Ladies and gentlemen, welcome to his first set. Anong gusto mong orderin? Mr. Ted Filon. Echo, please. Yeah. Test mic, 1, 2. 1, 2, 3, 4. The Daily Brad is on. Okay, go, Daily Brad. Tuloy mo na. Sige. Okay. Hala, wala mo. Inabangan ni Pastor Inabangan ko eh. Anyway, Ted, Wednesday na Wednesday po, no? Para sa mga excited magtrabaho,
mid-weekend, no? Medyo iba excited. Iba towards the end na, alam mo, excited na tulad ni Chacha. Pero may iba naman po tinatabangan, ano, Lunes pa lang sa kanilang mga trabaho. I don't know, baka meron po sa inyo yung tipong nandyan lang tayo dahil sa sweldo. Alam nyo, kailangan lang. Kaya after a kinsit katapusan, medyo nabobore na tayo, right? Pagka naman malapit sa sweldo, excited. Kaya minsan po, ang tendency, pag wala na yung sweldo, lalo na yung mga ibang kababayan natin na nabalitaan ko at nalaman ko, yung ATM Sanla, alam mo yun, yung pag nakuha mo na yung pera, petix na tayo, pabanjing-banjing na lang sa trabaho. Ito po yung verse para sa ating lahat na mga uring manggagawa, whether negosyante ka or ikay nagtatrabaho, Colossas 3:23. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Himayin ko lang saglit, and then magdadasal tayo. Ano man daw po ang inyong ginagawa. Ang sinasabi nito, basta legal at moral. Hindi kasi ibig sabihin, legal naman to. Online sabong naman, immoral yan, di ba? So, ito po ay yung tinatawag na legal at moral. Okay, nasa hindi po bumabangga sa salita ng Diyos. Sabi nito, gawin nyo ng buong puso. Ibig sabihin, put everything po in it. Huwag tayo yung mga ningas kugon, bagong salta sa trabaho, excited. Pagkatapos ng isang taon, wala na, or limang buwan. Huwag po tayong mamili ng trabaho pag tayo'y nakahanap ng trabaho. Be passionate sa ating pong hanap buhay at trabaho na nalaan sa atin. Kung kay security guard, be the best security guard. Kung lawyer ka, be the best lawyer, best engineer. Put an extra mile. Ted, the other day, nakasakay ako sa isang parang rent-a-car / grab driver. Meron siyang extrang bottle of water. Binibigay niya sa pasahero, saka sa mga nadadaanan daw niyang mga either MMDA, napawis sa gitna ng traffic, or taong grasa, inaabutan niya lagi. Nagulat ako, ang dami niyang tubig. So, elevator attendant na hanggang tainga yung ngiti kada pumapasok doon sa kanyang elevator. Put an extra mile. Sabi nga ni Zig Ziglar, do more than you are being paid to do. And eventually, you'll be paid more for what you do. Ibig sabihin po, pag ginalingan nyo sa trabaho nyo, lalaki yung sweldo nyo. Yun lang yun. At ang huli, na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi lang sa tao. Yes, reporting tayo to someone. Pero tandaan po natin, the Lord owns everything. Siya po may created, siya po nag-create ng buong mundo. Kanya po ito at He owns everything. Nagmamasid lang siya sa ating faithfulness in the small things before He promotes us to higher or bigger things. Kaya po, we should have excellence, integrity, hard work, yung magagandang katangian po ng isang manggagawa. Yung ikararangal ka ng iyong pamilya dahil alam niya marangal lang yung trabaho. Again, Colossas 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Panginoon, salamat po sa mga kababayan namin ngayon na may hanap buhay. Indeed, Lord, pagka kami ay nagko-compare ng aming trabaho sa iba, we will never be satisfied. Lagi kaming discontented. Pero Lord, pag kami ay nagpapasalamat, merong heart of gratitude sa aming simpleng trabaho, Lord, binibiyayaan mo po ito. Kaya Lord, tulungan niyo po kami to see beyond the payroll, to see beyond the hard work, dahil alam namin eventually it will pay off. Salamat po sa mga kababayan namin ngayong masigasig na naghahanap buhay. At Lord, dinadalangin namin sa iyo yung mga walang hanap buhay, walang trabaho, Lord, sa kanilang paghahanap, masumpungan nila ang isang marangal at matinong trabaho. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po, salamat sa araw na ito. Sa amin pong ugnayan kay Brad Jeff, at salamat muli po sa panibago pong araw at panibagong aral sa aming buhay, hatid ng Daily Bread segment na ito. Mahal na Panginoon, muli po salamat po kay Brad Jeff. Keep him always protected and safe. At lahat po ng mga nakikinig ngayon sa aming programa, nasaan man po sila, anuman po ang kanilang trabaho. Lord, bless our mission today. Itong aming ipinapanalangin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 Salamat muli, Brad Jeff, ha, sa paalala. Thank you so much. At yan ay tagos sa aming isipan, yes, at sa aming damdamin. Amen.
Si Ted, Chacha, kapag Ted, kayo talaga... ni Chacha ang inspirasyon ko eh. Ha? Ting kapaking kayo ni Chacha. Ting machachamba ko kayo na alas 6 ng umaga na nag-i-start. Both of you you're full of life. Yung you start thank with the you. Word of prayer, yung alam mo na you're on a mission hanggang alas 10 ng gabi. Gabi, umaga kaya, lang, pastor, teka lang. Umaga lang kami. Huwag mo. Ay, alas 6 ng umaga. Mahirap 'yung paghanggang nga, alas 10. Sabi nga nung kaibigan ko si RD Abelio, many people come to work awake, pero few people come to work alive. Mm-hmm. Alam mo 'yon, yung kayong dalawa both eh, awake and alive. Si Chacha minsan tulog pero alive na alive. Oy, pero alam mo, dun sa Bible verse na shinare mo, Pastor, sobrang totoong-totoo siya. Naalala ko before, si Sir Ted, nung nagsisimula pa lang ako dun sa ABS-CBN at sa DZMM, lagi niya paulit-ulit sinasabi sa akin, girl, habaan mo lang ang pasensya mo. Girl, habaan mo lang ang pasensya mo. Girl, galingan mo lang sa trabaho, habaan mo lang ang pasensya mo. And you know, eventually, nagpay off yung haba ng pasensya at yung trabaho na kahit halimbawa kung ito lang ang binibigay sa iyo, more than that pa yung binibigay mo naman dun sa trabaho na yon. Kasi ako naniniwala din ako, lahat naman nagsisimula sa maliit, pero kahit maliit yung pinapasweldo sa iyo, halimbawa kung maliit ang sinusweldo mo ngayon ng diyan sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, bigay mo pa rin yung best mo, because eventually it will really pay off. Kasi ang taong minamahal ang trabaho niya, 'di ba, minamahal ang trabaho niya, araw-araw hindi lang pumapasok para sa sweldo, pagdating ng panahon babalik at babalik sa iyan. Ikaw na mismo ang hahabulin ng pera. Totoo. Parang yun. Si Chacha ngayon. Ay, hindi okay. Naman. Hindi si Ted, naman. Pakinggan natin. Ted, ikaw Ted, ano ba ang nugget of advice mo? Sa totoo mga yun, di ba? Pakinggan natin si Brad Ted. Sa totoo lang, no? Thank you, Cha. Itong ganito na uri po ng palatuntunan, hindi po ito as in widow-widow, bara-bara. Kasi nga, yung para bukas, mamaya palang umaga, paghahandaan na, and then hanggang gabi. Opo, pero alam niyo yung kung minsan ayaw mo na munang magtrabaho, bumangon sa dami ng sakit mo sa katawan. Yun eh, no? Baka lang hindi din alam ng iba sa napakaagang pagbangon, minsan may sakit ka sa katawan eh na iniinda mo, pero bumabangon ka pa rin. At kung minsan din nagtatanong ka, bakit ba ako bumabangon ng pagkaaga-aga? Diba? Ay, pwede ka naman umabsent kahit na hindi mo kayang bumangon minsan. Tama. Kasi nga ang sakit, meron ka nararamdaman na masakit. Oo. Pero kapag inisip mo yung inspirasyon na binibigay mo rin sa iba at yung tulong sa mga nakikinig at tulong din sa himpilan, diba? Sa mga kinakailangan po din sa himpilan, yun ang doon ka din humuhugot ng inspirasyon. And you pray, no? Na pagkalooban ka ng energy na kakailanganin mo sa buong araw ng paggawa. And yun lang naman yun. Yun lang gusto kong i-share kasi... Yung purpose. Yeah. Opo, yung purpose mo. At ito nga, Daily Brad, ano, Brad Jeff. Itong segment na ito, isa rin po ito sa atin ding mismo inaabangan araw-araw. No? Dinadaan namin sa biro, pero okay, si Valerie Liorta, yung ating suki din, na taga Dutch Embassy, inaabangan din to habang nagmamaneho. Kasi nga sabi niya, di ba, kumukuha rin siya ng inspirasyon. Opo, ano lang naman ang sa atin... talagang hindi lahat ng bagay na gusto mo mangyayari. Tama. Pero nagsisimula din po ang lahat niyan kung ikaw mismo, if you make it happen. Make it happen. Amen. Amen, Brad Jeff. Amen. Saan kayo nakakita kahapon na lang? Perfect example. May manakana ka, may pabugso-bugso ka. Naramdaman nyo ba na may panakana ka at pabugso-bugso si Ted Filon? Sabi ko pagkatapos ng show, akala ko hindi kakayanin. Taray nito. May panakanak ang nararamdaman, may pabugso-bugso sa tiyan. Pero hindi mararamdaman ng nakikinig at nanonood sa kanya. Galing. Na may iniinda. Nawalan ka ng 8 pounds sa araw. Yan ang tinatawag ang lagi nga sinasabi ni Teacher Ted, passion. Passion, girl. All right. Passion. Sige. Pastor Ted? Passion. Passion. Alright, Ted. Dali lang. Kinukumpirma ko lang ha, sabi ni Consul Joe Asad. Ay, yung wallet, pero sa Lebanon kukunin? Bibigay ko na yung number niya sa'yo. Ayun na, direkta mag-usap ha. Joe Asad, sir. Consul Joe. Consul.
Consul Joe, pasyal lang kita. Hmm. Okay. Saan? Sa Lebanon? Sa Beirut. Beirut. Sige. Maganda ron siya. Ano ka ba? Oh. Pero Pastor ha, talagang ano ka ngayon, maaga kasi nakaligo na si Pastor. Mukhang maraming gagawin ngayon. Pag day off ni Pastor, alam mo day off niya eh. Meron tayong major counseling ngayon. Mamaya, pag-uusapan namin. Ikakasal ulit? Ikakasal? May kakasal ulit? Hindi, counseling. May counseling si Pastor. May ganun eh. Counseling. Mga ikakasal, hindi bago ikasal. Yung iba naman, even after their marriage, nagpapa-counsel para ma-save yung pagsasama. May mga ganun naman. Di ba no, Pastor? Ano? Yeah. Amen. Okay, Brad. Thank you, Brad. Alright, Ted. Decha, batin ko lang. Jing Noma, thank you for listening. Tanya of Menarco, thank you for listening. Follow me on my Facebook, PastorJeff.ph. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. God bless you more, Brad Jeff Eliscopida, serving the people. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.